Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron din nalang dito sa atin mga ka-DIY, pinagawa sa atin isang LED TV. Ang problema nito ay bumubukas naman, tapos ang problema lang dito sa kanyang LCD, kulay blue. At saka meron siyang pirang mapim dito sa gilid, parang shape na pag-anon. Okay, sabi na may-ari gumagana naman, tapos yun lang ang problema niya na wala ng display. So power on muna natin. Bali ito yung ating AC, power on natin. Yan, meron tayo ditong indicator, ibig sabihin buhay na yung ating TV. I-power on na lang natin doon sa back cover. Dito kasi yung power on button niya sa gilid. Okay, so i-power on natin. So ito yung kanyang power indicator. Yon, nag-oscillate na, ibig sabihin nag-on na yan. So, nakikita natin, meron tayong nakikitang vertical bar na dim. Yan o. Dim na vertical bar. Pero liliwanag din yan. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, vertical bar ang lumalabas. Kapag ganito mga ka-DIY na simbolo or sign ng ating TV, na kapag ganito yung sign niya, may problema tayo sa board ng LCD or mismo doon sa pinaka BGH natin or BGL na multahe ng kinakailangan ng LCD panel ay nawala, kaya nagkaganito. Pwede ding mangyari yung ganito mga ka-DIY kapag ka nawalan din siya ng voltahe dito sa ating side COF o side COP. Kapag ka merong side COP yung unit. Kapag ka wala naman, so hindi nagagawa yung mga ganitong kasi ng sira. Kapag ka kompleto naman yung voltahe sa top board, tapos magkaroon tayo ng problema sa side COF na nawala ng signal or voltahe, ang mangyayari niyan is blackout yung screen, pero ganito yung itsura. Meron siyang yan, shape na ganito sa gilid. Yung symbol kasi na ganito, ito ay nawala ng voltahe sa BGH or BGL or mga signal natin dito sa ating side COF. Kapag ganito yung symbol or ganito yung pinapakita ng kanyang LCD. So, pwede din mangyari yung ganito, pero bibira na matamaan yung kanyang mainboard niya. Yung ganitong klase ng sign, imposible na tamaan yung mainboard dito. Ang tatamaan talaga ng ganitong klase ng sira is nasa top board or nasa side COF. Yan. So, isa-share ko na lang sa inyo mga ka-DIY. Titingnan natin kung magawa pa natin yung ganitong klase ng unit. Dito sa likuran, titingnan natin. Yung pinaka-model niya mga ka-DIY is, yan. Bali Chinese brand, bali 30A500, ibig sabihin 30 inches. Yan, medyo malaki-laki lang konti yung 32 inches dito. Okay, so buksan muna natin itong back cover. Tatanggalin natin yung mga screw. Na-remove muna natin. Tingnan natin kung magawa pa yung ganito. Ayan. So, tara. Power off muna natin dito. Yan. Okay, so start tayo. Bali, buksan muna natin. Okay, tabi muna natin yung screw. Tingnan natin. Ayan. So, ito yung design na kanyang likuran. So, ayan. Bali, tutukan muna natin dito. Ito yung ating power supply. Power supply section. Then, mainboard, deliver na supply papunta sa ating LCD panel or top board. Ito yung top board natin, board na para sa ating LCD panel, para sa mga baguhan lang naman. Patanggalin ko lang muna itong mga speaker niya para malinis tingnan. Okay, so pinatagilid muna natin yung kanyang speaker. Bale, ito yung tutukan natin yung supply papunta dito sa ating DC-DC. Ito yung DC-DC natin, nagagaling yung supply dyan. Dito nagagaling yung ating supply sa 12 volts in niya, nanggagaling dito sa ating mainboard. So mainboard, magbibigay ng supply yung ating 12 volts. Papunta naman dito sa ating DC to DC circuit dito. Ito yung DC to DC circuit. Diyan natin makikita yung mga voltahe kagaya ng mga BGH. Yan o, BGH, BGL, 3.3, 15 volts natin. Yung mga voltahe na kinakailangan ng ating LCD panel. Okay, so dito yan sa DC-DC natin. Hanapin muna natin mga ka-DIY, magte-test point tayo dito. Titingnan natin kung lumalabas yung kanya mga voltahe. Pagka wala,
Ibig sabihin, may problema tayo sa ating DC to DC circuit. Pero kapag kakumpleto yung ating voltahe, ibig sabihin lamang mga ka-DIY, malamang may kinalaman tayo sa ating mga side COF. Minsan dito yung ating side COF nyan. Or nandito sa kabila. Depende sa design ng LCD. Okay, so test point muna tayo. Kukuha muna tayo ng tester. Titingnan natin kung may pumasok dito na voltahe. Kasi yung problema na ito is LCD. Siyempre, ang trouble natin is wala sa power supply, wala din sa main board. Siyempre, ang trouble natin ay nasa LCD panel. So, ang LCD panel ay ang humahawak na board ay yung pinaka-top board. So, doon tayo mag-trace ng voltahe. Okay, tara. Okay, so kumuha muna ako ng tester at isit natin ito sa DC. Tapos yung black natin na probe is yung body ground natin para makakuha tayo ng ground. Then yung positive, yung susundan natin kasi positive supply yung bullet natin. So, power on muna natin. Then meron na tayo dyan indicator. I-power on na lang natin yan. Gamit yung ating power button. So, power on natin. So, yun, nag-power on na. Bumukas na yung kanyang mga backlight sa loob. So, pagka ganito mga ka-DIY, so dito natin tutukan kasi nga, sa LCD yung problema natin, siyempre sa top board tayo, ito yung LCD ng board. Okay, so malamang may pumasok dito na 12 volts kasi nga meron siyang display. So ito yung 12 volts niya, yan yung red wire, yan ang 12 volts natin or 11.9 runoff sa 12 volts. So pasok yung 12 volts natin, yung 12 natin is dadaan ng fuse yan dito. Yan, ito yung fuse natin, dadaan yan dyan. Yan, 11, ito yung fuse niya. Tapos, didiretso tayo dito sa ating DC to DC circuit. Titingnan natin kung nabubuhay yung kanyang, kung nagpapangson yung kanyang DC to DC. Unang hanapin natin dito ay yung kanyang BGH. Ang BGH, ibig sabihin yan is, BGH at saka BG on o B on, ay parehas lang po yan na BGH. Pagka nakita nyo yung BGH, B on or BG on, so parehas lang yan ang pangalan. Minsan kasi sa ibang brand is iba yung pangalan na nakalagay. So, 26 volts is pasok tayo sa BGH. So, meron tayong supply sa BGH. Ito naman yung BGL natin or BOP. Ibig sabihin ng BOP, yan yung BGL. BOP. Yan. BOP, negative supply. Nag-iisang negative supply natin. Yan, negative 7 volts. So, yan yung ating BGL. Dito naman tayo sa BCOM niya. BCOM is a 5 volts yan. Ito 7 volts. BCOM yan. BCOM. So, meron tayong 7 volts. Tapos, yung kanyang 15 volts naman mga ka-DIY. Ito yung design niya. Yan, ito. GREF. Ito yung kanyang 15. 15 volts natin is buhay naman. Yan. So, ibig sabihin, kompleto yung ating voltahe dito sa DC to DC. Nagpapangson yan. Ibig sabihin, okay yan. So, bakit ganun yung kanyang display na medyo may mapping tayo dito? Yan. Ganun pa rin yung kanyang display. So, itong design na kanyang top board is hindi pwede i-cutting dahil nga may pinasukan siya yan. Oh. Yan, hindi natin pwede i-cut ito. Para magka-display, so ang gagawin natin is, dito tayo sa kabila, titingnan natin yung design niya. Yan yung sa kabila naman. So hindi naman siya pwede i-cut. Kasi nga, gumamit siya ng side COF kapag ganito design. So titingnan natin yan mga ka-DIY dito. Buksan muna natin yung pinaka-LCD na ito. So hindi siya pwede sa cutting, ang gagawin natin is, tatanggalin muna natin yung pinaka-LCD nito. Re-remove muna natin yung LCD. Titingnan natin, sundan natin yung voltahe ng BGH tsaka BGL. Pati yung ibang signal, titingnan natin. Na pumasok yan, meron yan. Sure yan, meron ano dyan. Side COF tayo or side COP. Okay? So, kaya nawala yung display. Okay, so remove muna tayo ng mga gamit. Unplug muna natin. Tingnan natin dito. Bali, meron pa siyang screw dito sa ilalim eh. Ayan o.
dito pa, tanggalin natin. Tapos gamit tayo ng homemade natin ano, pang tanggal ng gilid ng LCD. So ingat-ingat kayo pagka magtanggal kayo ng ganito. Medyo masilan yung LCD pagka tinanggal yung cover. Minsan nababasagan ang LCD. Kaya ingat-ingat lang kapag mag-replace, kapag mag-backlash tayo ng ganito. Yan. So tatanggalin natin yung LCD at ibalik tayo muna natin papunta rito. Tatanggalin ko lang pinaka connection dito sa ilalim. Yung LVDS cord natin. Yan. Yung wire natin na LVDS. Tatanggalin natin yan. Tapos balik tayo natin yung LCD para makapag pa-display tayo mamaya. Yan. Titingnan ninyo rin kung may mga glue dito sa gilid. Baka mayroong glue. Sa design niya is wala siyang glue. So okay lang yan. Yan. Baliktarin natin yung LCD niya. So yung pinaka side COF natin is nandito dito na sa kabila. Ito na. Yung dalawa. Ito. Ito yung nawala ng voltaya kaya nagkaroon ng black screen. Ah, nagkaroon ng blue screen sa harapan at mayroong wala siyang display. So yan, nakabaliktad na. So dito na yung ating side COF niyan. Ito. Yan, ito, at saka, ito, kabila. Dalawa. Okay? Bale, yung LVDS niya is kinuha ko muna, tapos idikit natin dito. Para magkaroon tayo ng display, gagamitin din natin yung backlight niya as a display. Para makita natin kung may display o wala. Yan. So, ibalik muna natin to dito. Yan, nabalik muna natin. Tapos ganun yung posisyon ng ating pag-troubleshoot. Yan. Bali, tutukan ko lang muna ng microscope yung ating side COF ito. Yung dalawa. Okay? Yan, bali, tinutukan ko siya ng microscope camera natin. Ito yon. Yung unang side COF, ito yung pangalawang side COF. So, dito tayo sa una magkis-kis ng mga test point. Kasi yung mga test point na yan is nanggagaling dito sa ating yung kanina yung ating DC to DC circuit yon. Ito yon siya mga ka-DIY yun ah. Yan, bali kis-kisin natin itong mga bilog niya. Ito yon, yan. Yung mga test point yan, kis-kisin muna natin. Bali, ito kasi yung mga voltahe at saka signal natin na nanggagaling doon sa ating DC to DC or dito, connected yan dito sa ating BGH, BGL at yung iba pang mga test point na kinakailangan ng ating LCD. So dito yan dumaan. Dito sa unang side COF, then kapag ka mawala na signal yan, so totally magkaka-display or minsan is kulay blue na lang. So ito, ito yung unang dadaanan niya, magmula dito sa ating LCD, dadaan niya dito sa gilid ng, dito sa gilid ng ating LCD, then mag-in dito, tatawid naman dito sa kabila na, ano natin, LCD. Tatawid dito sa side COF sa kabila. So kapag ka ito magkaroon ng signal, ng display, pati ito may display na rin. Minsan kasi kung ito may display, ito ay wala. So dito nanggagaling ang sira. Ngayon, kapag may display dito, dito wala, kalahati lang yung display ng TV. Ibig sabihin na wala nang connection dito sa ating side COF sa entrance. Ito yung pinaka-entrance, ito yung out, entrance, out. Yan. So gagawin natin is kis-kisin muna natin yan gamit yung ating matalim na ganito. Okay, so kis-kisin ko lang muna. So ayan, bali ito na yung kinis-kis natin. Tatlo, isa, dalawa, tatlo. Yan, isa, dalawa, tatlo. Pop-up lang natin yung ano dyan, yung data sheet nito. Kasi yung pinaka-data nyan, gaya nito. Yan, sample muna tayo mag-remove ng ano, cover. Mag-remove ng cover, ganito.
Yan. Lahat yan is kiskisin natin kung kinakailangan talaga. Kapag hindi mahanap yung problema, kailangan natin i-remove itong insulator ng test point. Bale, ito yung kanyang number sa kabila. Yan. 8656F. Ito ata yon. Hanapin natin mamaya. Ito nga. Yan. Ito yung number ng ating side COF. Yan. Yan yung number niya. Hanapin natin sa Google, tapos i-search natin yung mga test point na kinakailangan ng ating side COF. Kung ano yung naka-indicate sa Google, maaari natin sundan yon para makuha natin yung datasheet ng isang side COF. Kagaya nito, yung datasheet nito is nasa Google. Pagka hinanap natin yung number na yon, so ito yung lalabas, yung mga test point niya sa Google, na yun ang susundan natin at makikita natin yung voltage na pumasok sa bawat bilog na yan. Signal or voltage, BGH at saka BGL, BCOM, yung mga test point na kinakailangan ng voltage na naka-intact sa mga bawat bilog na yan. Sa bawat bilog is merong voltage yan or merong signal na nanggagaling dito sa ating tap board. Okay, so ihanapin ko lang muna kung ano yung nawala dito sa test point na yan at magkakaroon tayo ng jumper. Sige. Gumamit muna tayo ng ating tester para ma-locate natin kung anong nawalang voltage dito. Sa volts muna tayo, yan. Bale, dito tayo, meron tayo dito ang copy ng ating, ano, ilalagay ko na lang yung copy dyan. Yung unang button, yung unang test point natin is BGH ito. B on is BGH, ito yung ating BGL o B off. O BCOM natin yung 7 volts kanina ito. Bale, 26 volts sa B on. Sa pangalawang test point naman is B off, yung ating negative 7 na voltage. Then yung ating BCOM, 5 volts. Unahin muna natin itong tatlo sa itaas. Okay, so power on muna natin yung unit. Bale, yung ground nito is naka-ground na tayo dito sa likuran niya, no. Yung ground ng ating tester is naka-ground na yan. Power on muna natin yung pinaka-unit natin dito. Okay, so saksak muna natin at i-power on muna natin yung unit. So, antayin natin mag-power on para magkaroon tayo ng display. Yan. Bali, nag-open na o bumukas na yung ating unit. Okay, so antayin na lang natin na magkaroon ng display bago tayo mag-test point na ang ating mga signal. So, wala siyang display. Totaling nawala. Titingnan na lang natin yung voltage dito. Yun. Ayan, bali yung una niya is B on or BGH. Tinuso ko sa BGH test point. So, ang lumabas is negative. Negative 6 volts ang lumabas sa ating positive 26 volts. So, dapat ang ma-reading natin dito is 26 volts sa ating BGH. So, wala. Wala yung BGH. Missing. Ang lumabas is negative 5. So, ibig sabihin na wala. Ito yung ating negative sana. Oh. Ito yung negative natin or BGL. BGL or BOP. Yan. Meron tayong negative 7 na nakukuha natin. Ibig sabihin, buhay yung ating BGL or negative supply. Yung BCOM naman, ito, 5 volts or 7. Yan yung 7 volts natin nakukuha natin kanina doon sa top board. Yan na yung 7 volts. Ibig sabihin, masupply itong dalawa, negative 7 volts ng ating BGL at saka itong positive natin na BCOM. Pero yung missing supply sa kanya is ito yung BGH. Ang yung BGH sana nakuha natin na 27 volts or 26 volts positive. So nawala, ibig sabihin yan yung missing na supply kaya nagkakaroon ng ganitong klase ng picture sa ating LCD. Kita nyo? Yan. Kapag nakabaliktad yung LCD natin, yan na yung kulay blue. Ang gagawin natin is remove muna natin yung pinaka-tester natin. Gagamitin natin ito as a test point. Pang tusok lang. Titingnan natin kung magdi-display. Ididikit lang natin itong dalawang probe natin na kaganito para itusok. Itutusok ko ito sa test point ng BGH, tapos itutusok ko dito sa nawalang supply dito. Okay? So ganito lang. Bali, itusok ko siya sa BGH. Dito.
ng BGH. Nakatutok na yan sa BGH natin. Yan, kita nyo, BGH. BGH or B-on. Parehas lang naman yan. Ayan. Okay, tapos itutusok natin dito sa test point ng BGH dito. Kung napapansin nyo, nagkaroon tayo ng display ng sinungkit natin or itunusok natin. Yan, nakikita nyo, meron na yung display. Kapag binitiwa natin to, magkakaroon siya ng lines. Biglang mag-blackout yan mamaya. Mawawala yan unti-unti. Yan, nagkakaroon tayo ng guhit at saka hindi normal yung kanyang picture kapag tinanggal natin. Kasi nakasagap na siya ng signal, nabuo siya, tapos biglang naman siyang mag-shutdown. Kasi nga nawala yung test point natin. So kapag tinusok natin uli yan dito, yan, magno-normal na yung screen yan. Yan, magno-normal yan. Medyo makurap yung screen pero lalagyan natin ng wire yan para tumino bago ipower on. Okay, so nagkaroon na siya ng signal, display. So jumperan lang natin na ng wire na maliit o thin wire. Okay, so ganun lang. So jumperan ko lang muna. Power off muna natin. Lalagyan natin ng ganito, flux. Sa kinakiskisa natin kanina. So paubos yung flux ko. Lagyan natin kahit kunti lang. Tapos ilagay natin doon sa ano, para mas mabilis kumapit. Yan, tuturo ko sa inyo ganito. So doon sa monitor na lang. Yan, gatuldok lang yan. Maliit lang na flux, lagyan natin yan. Nalagyan na natin ng flux. Tapos sinanga natin dyan. So dapat malinis talaga yung tip na panghinang natin. Okay, so nandun na lang sa monitor. Yan. Yan. So nilagyan na natin ang tingga. Okay. So gagawin natin dyan is yung relay, yung gamitin nyo ganito. Yung maliit lang na ganito klase. Yung sa relay, yung mga 12 volts na relay, balatan nyo, ito yon. Ito yon sa relay. Okay. So ito yung gagamitin natin para pang jumper sa BGH. Okay. So hinang na natin, ito yung napakaliit na wire natin. So balatan nyo muna sa dulo para dumikit. Yan. Patong lang natin dito tapos hinangin natin. Ayan. So dumikit na yung ating thin wire at i-jumper natin doon sa BGH natin. Ayan. Dumikit na. Napakaliit lang. Yan. Yan. Okay. So ito na yan. Napakaliit. Yan. So jumper ko lang to sa pinaka BGH. Papakita ko na lang mamaya. Okay, bali dito natin pinadaan yung wire sa gilid lang ng glass natin. Yan o, maliit na wire. Tapos ito, lagyan ko ng masking tape papunta ron. Papunta dito. Sa ating BGH supply. Ito na yun. Ayan. Yung maliit na yan. Sa BGH natin. Okay, so ito. Hindi lang makita yung wire kasi sobrang liit. So dito ko siya pinadaan o. Yan o, yan o. Ito. Papunta ron sa ating BGH. At nilagyan ko siya ng tina. So far is okay naman. Yan. Ito yung cable sa ilalim. Pinadaan natin yung antena. Yan o. Tinesting ka agad natin. Sa boses naman, okay naman yung kanyang volume. Yan. Tapos, pagka yung mga inaalagaan naman. Yan, okay. Number 2 pa. So, assemble na lang natin to. Pwede na nating takpan yan kasi may display naman. Okay naman yung display, malinaw naman. Kaso nga lang nakapaliktad pa yung LCD natin. So ibaliktad na lang natin yung pinaka-LCD para maganda yung catch up ng kanyang picture. Ibalik natin sa original. Ayan. So hanggang dito lamang mga ka-DIY. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. So okay na yan, pwede na natin takpan at ibigay doon sa ating customer. So hanggang dito lamang, GM Tutorial. Bye-bye!